Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong ninisin ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Buksan aking puso't isipan, pagsalansan ko'y aking kinikilala, patawarin yaring kasalanan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong linisin ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin niyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos para patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming napapasubasob dahil sa aming kahinaan, ay makabangon nawa at makapanindigan, pakundangan sa pagpapakasakit ng iyong anak, kasama mo at ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang lingkod ko na aking itataas, na aking pinili at kinalulugdan. Ibubuhos ko sa kanya ang aking espiritu, at sa mga bansa ay siya ang magpapairal ng katarungan. Mahinahon at banayad kung siya'y magsalita, ni hindi magtataas ng kanyang tinig. Ang marupok na tamboy hindi babaliin, ilaw na aandap-andap di niya papatayin, at ang katarungan ang paiiralin. Di siya mawawala ng pag-asa, ni masisiraan ng loob, paghahariin niya ang katarungan sa daigdig, ang mga bansa sa malayo, ay buong pananabik na maghihintay sa kanyang mga turo. Ang Diyos ang lumikhat nagladlad ng kalangitan, lumikha sa lupa at nagbigay buhay sa lahat ng bagay dito sa daigdig. At ngayon, ang Panginoong Diyos ay nagsabi sa kanyang lingkod, Akong Panginoon, tumawag sa iyo. Binigyan kita ng kapangyarihan upang pairalin ang katarungan sa daigdig. Sa pamamagitan mo ay gagawa ako ng pakikipagtipan sa lahat ng tao at magdadala ng liwanag sa lahat ng bansa.
Ikaw ang magpapadilat sa mga bulag at magpapalaya sa mga bilanggo ng kadiliman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Tanglaw ko'y ang puon, aking kaligtasan. Kaya walang takot ako kanino man. Sa mga panganib, kanyang iingatan. Kaya naman ako'y walang agam-agam. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Kung ang aking buhay ay pagtatangkaan, niyong masasama, sila'y mabubuwal. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Kahit salakayin ako ng kaaway, magtitiwala rin ako sa may kapal. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos, tayo'y magtiwala, ating patatagin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Nagpupuri kami sa'yo, Hari naming Hesukristo. Ang pagdamay mo sa tao ay talagang patotoo, na kami minamahal mo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa'yo, Panginoon. Anim na araw bago magpaskwa, si Jesus ay dumating sa Betania, sa bayan ni Lazaro na kaniyang muling binuhay. Ipinaghanda siya roon ang hapunan. Naglingkod si Marta at si Lazaro'y isa sa mga kasalo ni Jesus. Kumuha si Maria ng mamahaling pabango, isang libra na dalisay na nardo, at ibinuhos sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos, pinunasan ang kaniyang buhok at humalimuyak sa buong bahay ang pabango. Si Judas Iscariote, ang alagad na magkakanulo kay Jesus, ay nagsabi, "Bakit hindi ipinagbili ang pabango at ibigay sa mga dukha ang pinagbilhan? Maaaring umabot sa 300 denaryo ang halaga niyan. Hindi dahil sa siya'y may malasakit sa mga dukha, kaya niya sinabi iyon, kundi dahil sa siya'y magnanakaw. Siya ang nag-iingat ng kanilang salapi at kinukupit niya ito." Sumagot si Jesus, "Ano't siya'y ginugulo ninyo? Pabayaan ninyong ilaan niya ito para sa paglilibing sa akin.
habang panahoy kasama ninyo ang mga dukha. Ngunit ako'y hindi ninyo kasama sa habang panahon. Nabalitaan ng maraming Hudyo na si Jesus ay nasa Betania, kaya't pumaroon sila. Hindi lamang dahil sa kanya, kundi para makita si Lazaro na kanyang muling binuhay. Kaya't binalak na mga punong saserdote na ipapatay rin si Lazaro, sapagkat dahil sa kanya'y maraming Hudyo ang humihiwalay na sa kanila at nananalig kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Lunes Santo. Ngayon ang araw na dapat nating pakabanalin. Simula kahapon hanggang sa susunod na linggo, ating gagawing tunay na banal ang Holy Week. Sa ating ebanghelyo ngayon, ay napakagandang pagnilayan ang maraming bagay. Una, ang Betania ay lugar ng pakikipagkaibigan. Betania is a place of friendship, kung saan buong-buong tinanggap ng magkakapatid na Lazaro, Marta at Maria si Jesus. Kung saan si Jesus naman ay at home sa tahanan nilang tatlo. Kaya nga sila ay naghanda ng hapunan. Naglingkod si Marta at si Maria naman ay nagbuhos ng pabango sa kaniyang paa. Ang sitwasyon na to ay naglalabas ng dalawang attitude o behavior ng dalawang magkaibang tao. Si Maria na hindi nang hinayang sa pabangong ipinanghugas niya sa paa ni Jesus. Pero itong si Judas Iscariote ay parang nanghihinayang na sana ay ibinenta na lang para ipangtulong sa mahirap. Parang mukhang tama, pero hindi, sapagkat maliwanag na hindi dahil sa siya'y may malasakit sa mga dukha, kundi dahil sa siya'y magnanakaw. Nakakita ng pagkakataon si Judas na mabago ang sitwasyon at gawing pera ang pabangong iyan. Bakit ganun na lamang yung pagkakagusto ni Judas? 300 na denaryo ang presyo nung pabango. Nakatumbas ng isang taong sweldo noong panahon na yon. Makikita natin sa storya ng Ebanghelyo kung papaanong sinagot ni Jesus ang agam-agam ng taong mukhang kapanipaniwala pero sa kaniyang puso ay iba ang gustong mangyari. Ano't siya'y ginugulo ninyo? Yung bang galaw ni Maria ay galaw ng pag-ibig at debosyon kay Jesus? Yung bang wala siyang panghihinayang sa bagay na meron siya at ibinigay niya sa poong Jesus Nazareno? Hindi niya alintana yung presyo ng pabangong iyon, pero ibinigay niya dahil nararamdaman ni Marta at ni Maria na dapat ibigay sa Diyos kung ano ang pinaka mahalaga. Dapat ang para sa Diyos ay the best of the best
na pwede nating maibigay. Hindi ang tira-tira, hindi ang kakaunti, kung hindi yung bagay na pinakamataas at pinakabinibigyan ng mahalagang kahulugan. Ang buhay ng tao ay hindi buhay na isang palabas. Ang paglilingkod sa Diyos, ang pagsunod kay Jesus, ay hindi isang palabas. Katulad ng gustong gawin ni Judas Iscariote, ipalabas na kunwari ay nangangalaga sa mga dukha, pero sa isip at sa puso ay pagnanakaw ang nasa isip. Ang mensahe ng Ebanghelyo ay mensahe na huwag pang hinayangan ang bagay na ibinibigay natin sa Diyos. Talent, treasure, our time, and energy. Ang lahat ng itong pinakamahalaga na pwede nating ibigay sa Diyos ay ibibigay natin because God is not a second place. Dahil dapat ang Diyos ay nauuna at pinakamahalaga. Ang pabango ay pagpapakita na kapag tayo ay nasa Diyos, humahalimuyak ang kanyang grasya at ang kanyang biyaya. Na kapag tayo ay nasa Diyos, ang grasya niya ay umaapaw sa mga taong gusto nito at nakikinig sa kanya. Kapag tayo ay nasa Diyos, amoy natin ang Diyos. Sa ating pagpapatuloy ng ating pamumuhay bilang Kristiyano ngayong Semana Santa, ibigay natin ang the best para sa Diyos. Hindi iyong tira-tira, hindi iyong 10%, ang sa Diyos ay 100%. Katulad ng sakripisyong ipinakita ng magkakapatid, atin din pong ibukas ang ating tahanan para maging tahanan ng pakikipagkaibigan sa Diyos. Dahil kung tayo ay kaibigan ng Diyos, handa ang Diyos na ibigay ang kaniyang buhay dahil sa kaniyang mga kaibigan. Ipaghanda natin ng magandang tahanan ang poong Jesus Nazareno upang ang kaniyang halimuyak ng pag-ibig, ang halimuyak ng kaniyang biyaya ay aagos at mangangamoy sa ating buhay. Nawa ang Holy Week na ito ay tunay na maging banal sa pag-uumpisa ng ating pagbayaw sa kaniyang kadakilaang Hosana sa Anak ni David hanggang ngayong pagtanggap sa tahanan ng ating puso at ng ating buhay. Hayaan po nating mangamoy ang Diyos sa atin. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa kabutihang loob ni Jesus, inaanyayahan tayo na lumapit sa Kanya ng buong pagpapakumbaba para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Mahabaging tagapagligtas, basbasan mo kami. Mahabaging tagapagligtas, basbasan mo kami. Ang mga nagdurusa,
at nagdadala ng mabibigat na pasanin sa buhay, naway humarap sa mga pagsubok ng may pagtitiyaga. Manalangin tayo. Mahabaging tagapagligtas, pasbasan mo kami. Ang mga bilanggo naway magkaroon ng kaginhawaan ng loob na siyang hatid ng Espiritu. Manalangin tayo. Mahabaging tagapagligtas, pasbasan mo kami. Tayo naway magbigay ng tulong sa mga dukha. Manalangin tayo. Mahabaging tagapagligtas, pasbasan mo kami. Ang mga may sakit naway makakuha ng tapang at lakas mula sa krus ni Kristo. Manalangin tayo. Mahabaging tagapagligtas, pasbasan mo kami. Ama, isinugo mo sa amin ang iyong anak sa isang misyon dahil sa iyong habag sa sangkatauhan. Ipagkaloob mo na sa pamamagitan ng kanyang presensya sa aming buhay, lagi kaming paginhawahin ng kanyang kabutihang loob at lakas. Amen. Magsiupo ang lahat. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis. Di masukat ang galak ko, pagkat aking tayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang ginaganap naming paghahain na iyong inilalaan upang patawad mo'y maibigay sa amin at pamungahin mo sa amin ang buhay na walang maliw. Sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesus Kristo na aming Panginoon. Nababanaaga na namin ang pagdiriwang sa kaniyang pagpapakasakit at pagkabuhay. Malulupig na ang dating pasuway sa pag-ako sa kaniyang kusang loob na katapatan at magaganap na ang pag-alala sa aming pag-anib sa iyong tinubos na angkan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon,
iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawak kaniya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo." Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan.
Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot po tayo ng amen pagkatapos pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isupo sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. My Savior, my
Jesus, my Savior, my Lord. Mga paalala sa mga nagsisimba, pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Pagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar at tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, dalawin mo ang iyong sambayanan at tunghayan mo ang aming kaloobang nakalaan. Upang ang mga misteryo ng hapis at luwalhati ay ipagdiwang, ang tinanggap naming kagalingan sa banal na pakikinabang na pinagsaluhan namin mula sa iyong mapagpalang kamay, ay pamalagiin mo sa aming pakundangan sa iyong patnubay sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalada nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nilang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at maawaing Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.